Danica's POV. Halatang nagulat naman ang babae nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Asan ang asawa ko? Mataray na tanong niya dito. Pumurmal ang mukha nito at lumapit sa kanya. Tulog pa sa kwarto? Anong ginagawa mo dito? Balik tanong nito sa kanya. Ngunit lalong uminit ang ulo ni Danica dahil sa sinabi nito. Kung makaasta ito'y akala mo'y may ugnayan ito at si Oscar. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? Nagdala ka na naman ng pagkain? Sarkastikong wika niya dito. Nanggigil siya sa kaalamang may ibang kasamang asawa sa nagdaang gabi. Namula ang mukha nito, tanda ng pagkapahiya. Nandito ako dahil kailangan ni Oscar ng karamay. Seryosong saad nito na matapang na tinitigan siya. Humakbang siya papalapit dito at huminto ilang dangkal na lang ang layo nila. Hindi kailangan ng karamay ng asawa ko. Naniningkit ang mata na sabi niya dito. Akala mo ba maaagaw mo siya? Nakakalokong tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Walang wala ka na kaya pati asawa ko pinapangarap mo na? Nginisihan siya nito. Mas nakakaawa ka sa ating dalawa. May asawa kang tao, sinampal niya ito. Wala kang alam! Sigaw niya sa kahinablot ang buhok nito. Napatali ito dahil sa ginawa niya. Lahat ng gigil niya sa nagdaang mga araw ay ibinuhos niya sa babae. Ang kapal na mukha nito na pagsalitaan siya. Danica! Malakas na sigaw ng nasa likuran nila. Napalingon siya. Nakita niya si Oscar na galit na lumapit sa kanila at mabilis na tinanggal ang kamay niya na nakasabunot sa buhok ng babaeng kaaway niya. Malakas na itinulak siya ni Oscar kaya natumba siya sa lupa. Nilapitan nito ang babaeng sinabunutan niya at inalalayan. Nasaktan siya sa ginawa nito. Parang may nanakit sa puso niya nang makitang galit itong tumingin sa kanya. Oscar! Tawag niya dito pero matalim na sulyap ang tinugon nito sa kanya. Napatingin siya sa kamay nitong nakaakbay sa babae. Parang may pumiga sa puso niya. Sa kanya lang si Oscar. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong nito sa kanya. Tumayo si Danica at pinigilan ng mapaiyak. Siya si Danica Marquez. Isa siyang heiress. Bakit siya iiyak sa harap ng babaeng kinakampihan ng asawa niya? Sinusundo ka, Oscar. Malumanay na sabi niya. Pero ang matay nakatingin pa rin sa kamay nito na nasa balikat ng babae. Get your hands off her! Aniya kay Oscar. What? Anito. Tanggalin mo ang kamay mo sa hibang na babaeng yan! Malakas na sigaw ni Danica. Lalong nagdilim ang anyo ni Oscar. Ngayon niya lang ito nakitang nagalit ng ganito. At ang masakit ay sa kanya pa. Kung may nahihibang man dito, ikaw yon. Puno ng panunuya na malakas na anito sa kanya. Parang may sumampal sa kanya sa sinabi nito. Hindi, mas masakit pa yun sa tunay na sampal. Anong sabi mo? Naninikip ang puso niya. Napakasakit palang mapagsabihan ng ganoong salita kapag galing yun sa taong mahal mo. Noon kahit anong iba to sa kanya ng mga tao, wala siyang pakialam. Marami na siyang narinig patungkol sa kanya. Maarte, walang pangarap sa buhay, kung sino lang maging VF at kung ano-ano pa. Napipikon siya, oo. Pero hindi ganito kasakit. Tanggap niya naman na ganoon siya, pero hindi niya kayang tanggapin na ganoon ang tingin sa kanya ni Oscar. Pagkatapos nitong iparamdam sa kanya na para siyang isang reyna, itinaas siya nito sa isang pedestal, pero ito rin pala nga hatak sa kanya pababa. Just by saying nahihibang, in front of this girl, umiling ito at bumuntong hininga. Umalis ka na please, baka kung ano pang masabi ko sa'yo. Napatiimbagang si Danica. Gaya ng ano, na malapit ako sa lalaki? Bakit nung nakilala mo ba ako matino ako? Ayaw mo pala sa kagaya ko. Bakit ipinaramdam mo sa akin ako ang pinaka-importating tao sa mundo? Galit na sigaw niya dito. Bakit tinuruan mo akong mahalin ka kung ayaw mo pala sa isang kagaya ko? Napatiimbagang ito. Nagsisisi ako na minahal kita, Danica. Sinayang ko yung buhay ko na mahalin ka, na hindi naman karapat-dapat. Sarili mo lang ang mahal mo. Sarili mo lang ang pinahahalagahan mo. Mahal kita, Oscar. Sabi niya dito. Pinahalagahan kita. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha niya. Napakurap ito kapag kuway nag-iwas ng tingin sa kanya. Hindi mo kayang magmahal ng iba ng higit sa sarili mo. Tumingin uli ito sa kanya. Wala nang emosyon ang mga mata nito. Umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa dito kahit kailan. Ayoko nang makita ka kahit kailan.
Tumalikod na ito sa kanya habang inaalalayan ng babaeng akbay nito. Hinabol niya ang mga ito at hinawakan ang kamay ni Oscar. "Please, babe, mag-usap tayo. Yung maayos." Pagmamakaawa niya sa asawa at kahit pa lumuhod gagawin niya. Wala siyang pakialam sa pride niya. Pero iwinaksi nito ang kamay niya at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Masaganang pumatak ang mga luha niya. Nilingon niya ang pinto na pinasukan ng mga ito. Lumapit siya doon at kinalabog yun. "Oscar, please, huwag mong gawin sa akin to. Please, babe, please." Nangihinang na paupo si Danica sa tapat ng pinto. "Don't leave me, please." Umiiyak na wika pa ni Danica. Oscar's POV. Napasandal siya sa dahon ng pinto at padaos-dos na naupo. Gusto niyang puntahan si Danica at aluin ito sa pag-iyak. Parang nasusugatan ang puso niya sa bawat paghikbi nito. Pero hindi niya nakakayanin kung muli siyang masasaktan ng dahil dito. Kahit gustong-gusto niya itong yakapin, kailangan niyang tatagan ng loob niya. Hindi siya ang gusto nito kundi ang seguridad na mabubuhay ito ng maayos at maalwan. Dahil mawawalan ito ng mana kapag naghiwalay sila. Kailangan niyang isiksik sa utak niya na hindi siya ang kailangan ng dalaga. Noon tanggap niya, pero hindi na ngayon. Naaawa siya sa sarili niya. Buong buhay niya minahal niya ito. Hindi siya nagkulang sa pagpaparamdam dito kung gaano niya ito kamahal. Hindi siya nagkulang sa pag-aalaga at pagtatanggol dito. Mahal niya ito, pero napagod na lang talaga siya. Umupo si Celine sa tabi niya at dinala ang ulo niya sa balikat nito. "Shh, tahan na." Alo nito sa kanya. Hinatid siya nito dito kagabi nang makita siya nitong susuray-suray na naglalakad papunta sa kotse niya sa bayan. Itong napaghingahan niya ng sama ng loob at nang hinanakit sa asawa. Naririnig pa rin niya ang pag-iyak ni Danica. Dinudurog nun ang puso niya pero pilit niyang pinipigilan ang sarili na puntahan ito. Dahil pag ginawa niya yon, uulit na naman sa umpisa ang lahat. Maglolokohan na naman sila. At sa bandang huli siya lang ang magiging talo. Mabuti pa ngayon palang itigil na niya ang lahat. Pipilitin niyang makalimutan ito. Kahit mahirap gagawin niya, umaasa siyang ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay maghihilom din. Makakalimutan niya rin si Danica. Danica's POV. Ubus na ang luha niya pero hindi na talaga siya pinagbuksan ni Oscar. Hindi na ito lumabas. Ni hindi siya nito pinakinggan. Unti-unting bumabangon ang puot sa puso niya. Tinuyo niya ang mga luha at saka tumayo. Naglakad siya palayo sa log house ng nakakuyumang mga kamay. How dare him to make her fall in love with him then dumped her? Oo, nagkamali siya. Pero may paliwanag siya na hindi nito pinakinggan. Minahal niya ito pero sinaktan lang siya nito. Nilingon niya ang log house. I will get even. Antayin mo yan. Puno ng pait na wika niya, saka sumakay sa sasakyan niya. She will get even sa lahat ng may kagagawan kung bakit nasasaktan siya ngayon. Si Marvin, si Francis, at si Oscar. And even that girl na ipinagtanggol ni Oscar laban sa kanya. Muling tiningnan niya ang log house sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay pinaandar niya ang sasakyan niya paalis sa lugar na yon. Palayo kay Oscar. Nag-drive siya pa uwi sa bahay ni Oscar na hilam sa luha. Muntik-muntika na siyang mabangga sa isang puno kanina. Bumaba siya sa sasakyan niya at nagmarcha papasok sa kabahayan. Pinagmasdan niya ang bawat sulok. Hindi niya maiwasang masaktan at maiyak. Nilibot niya ang buong kabahayan. Nahinto siya sa sala kung saan lagi niyang pinapanood si Oscar na magbunot ng sahig. Parang nakikita niya pa doon ang asawa na nakangiti sa kanya at pawis na nagbubunot. Pumasok siya sa kusina. Andun din si Oscar. Nakatayo habang may apron at abalang nagluluto. Lumingon ito sa kanya at nginitian siya. Umiiyak na nilapitan niya ito pero nang hahawakan niya ay bigla itong parang bula na nawala. Naitakip niya ang palad sa bibig para pigilan ang pag-iyak. Agad siyang lumabas doon para takbuhin ang katotohanan na wala na sa kanya si Oscar. Sino nang magluluto ng almusal niya? Sino ang kakain ng niluto niya kahit wala naman talagang lasa? Paano na siya? Paano siya magpapatuloy nang wala na ito? Pumasok siya sa kwarto. Nahiga siya sa kama. Kinuha niya ang una na laging gamit ng asawa. Niyakap niya yun at namaluktot siya sa higaan. Pumikit siya at inamoy-amoy ang unan nito. Nangungulila siya sa kanyang asawa. Sa yakap at halik nito. Impit siyang napahagulgol. Pero sa pagkakataong yun, hinayaan niya ang sarili niyang umiyak ng umiyak. Hinayaan niyang maramdaman niyang sakit. Umiyak na halos hindi na siya makahinga dahil sa pagbabara ng ilong niya at paninikip ng lalamunan niya. Umiyak siya hanggang sa makontento ang puso niya.
Nang magising siya, madilim na ang paligid. Andun pa rin ang sakit pero kaya na niya. Siya pa ba? Bumangon siya at dumiretso sa banyo. Naligo siya at nag-ayos ng sarili. Magang-maga ang mga mata niya pero wala siyang pakialam. Isang red mini dress na halos kita ng iniingatan niya ang suot niya. Nag-makeup siya at naglagay ng pinakamatingkad na red lipstick na meron siya. Isinuot niya din ang 5 inches high heels niya. Saka ikinulot ang buhok at hinayaang nakalugay. Hinagod niya ang sarili sa salamin. Saka nginisihan ang sarili. Dinampot niya ang antipara na nasa dresser at isinuot yun. Dinampot niya ang cellphone at car key niya saka naglakad palabas ng kwarto patungo sa laundry area. Kinuha niyang isang galong gasolina na naroon. Ibinuhos niya ang gasolina sa loob ng bahay. Pagkatapos ay ibinato na lang niya kung saan yun. Dinampot niya ang clutch bag na nasa sala. Saka lumabas ng bahay. Tumayo siya sa tapat niyo na tinitigan sa huling pagkakataon. Binuksan niya ang clutch bag niya at naglabas ng sigarilyo saka sinindihan. Pagsindi niya ay humit-hit siya pagkatapos ay binato niya ang may sinding lighter sa loob ng bahay. Ibinugan niya papunta sa direksyon ng bahay ang usok ng hinit-hit niyang sigarilyo nang unting-unting magliyab sa loob niyon. Napangisi siya. First step on moving on. Sunugin ang lahat ng bagay na makakapagpaalala sa kanya sa'yo. Check. Now proceed on second step. Improve yourself. Sumakay si Danica sa kotse niya at umalis sa lugar na yon. James, POV. Nasunog ang bahay nila, Oscar. Malalim na napabuntong hininga ang papa niya. At may nakakita na si Danica ang sumunog nun. Napailing na lamang siya. Ano na naman kaya ang naisipan ng anak niya at gumawa na naman ng kalokohan? Nag-iisang anak nga niya. Pero kung magdala ng problema, daig pa niyang may 10 basagulerong anak. Ang buong akala niya ay okay ito at si Oscar. Bakit ngayon sinunog ng anak niya ang bahay ng mga ito? Where is she? Tanong niya sa ama. She's nowhere to be found. We tried to contact her but her phone is off. Sagot nito sa kanya. I'm afraid, James. The last time na na-broken-hearted si Danica, 9 years siyang hindi umuwi. Tapos ngayon, baka mawala na lang ako, hindi pa rin umuwi ang batang yon. Akala ko ba okay sila ni Oscar? Hindi ko pa alam ang punot dulo, pero mukhang nagkakalabuan ang dalawa. For sure. Sarcastic ang saad ni James sa ama. Malamang na may problema ang mag-asawa, pero ano kayang ikinagalit ng anak niya at nagawa nitong sunugin ang bahay nila? Buti na lang at naagapan ng apoy at walang ibang nasaktan. Nagpaalam na siya sa papa niya nang may kumatok sa pintuan ng opisina niya. Come in. Napatayo siya nang si Danica ang pumasok. Danica! Good morning, Dad. Nakangising wika nito. Nakasuot ito ng fit na dress at naupo sa visitor's chairs. Kailan ka pa lumuwas ng Manila? Kagabi. Kakarating ko nga lang, dumiretso ako sa'yo. I need to talk to you. Kung naghahanap ka ng kakampi sa ginawa mong kalokohan kagabi. It's not about that. Inis na saad ng dalaga at iwinasiwas pa ang kamay. I'm here to ask you to train me. I want to take over the company. Seryosong sabi nito. Tinanggal pa nito ang antipara at nakipagtitigan sa kanya. Napamaang naman siya dito. Ano na naman kayang kalokohan ang pinaplano ng anak niya? Parang gusto niyang kabahan. The last time na nakita niyang ganito kadeterminado ang anak ay noong bata pa ito. Naupo siya sa swivel chair niya at mariing tinitigan ang anak. Bakit bigla ka naman atang nagka-interes sa negosyo? Dahil ayokong maghirap. Kibit balikat na wika nito. I want an annulment, Daddy. Gusto kong ipaanal ang kasal namin ni Oscar. And in return, I'm willing to learn to manage the company. Hindi laro ang negosyo, Danica. Galit na wika niya sa anak. Hindi rin naman laro ang buhay ko. Pero pinaglaruan niyo ni Lolo. Tumawa ito nang mapansin na nagulat siya. Do you think na ganun ako ka-inosente? Sa tingin niyo ba hindi ko alam na kayo ni Lolong nagplano na maikasal ako kay Oscar? Both of you manipulated my life. You and Lolo lead me to this heartache. Umiiyak na sigaw nito sa kanya. Kita niya ang hinanakit sa mga mata ng kanyang anak. Nakaramdam siya ng awa para sa anak. Nilapitan niya ito. Pinunasan niya mga pisngi nitong puno ng luha. I'm sorry. Niyakap niya ito. Malaki ang pagkukulang niya sa anak dahil inuna niyang magpalago ng negosyo kaysa subaybayan ang paglaki nito. Kaya ngayong nakikita niyang nahihirapan ang anak niya at wala siyang magawa, kinakain siya ng konsensya niya. Bumitaw ito sa kanya at muling isinuot ang antipara. Your sorry is not enough, Dad.
Give me back all my credit cards and my condo. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Napabuntong hininga naman si James. Okay, I will give it back to you, anak. Pero sana this time maging maayos ng buhay mo. Napailing na lamang na ngumiti si Danica sa kanyang ama. Ano kaya ang pinaplano ni Danica laban sa kanyang asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.